Paalamang sariling atin. Hi, ang pangalan ko ay Ate Kel Casareno. Ngayon, i-interview ko si Daddy at ang kanyang kaibigan na si Carly. Ngayon po, kamusta po ang mga vlog niyo? Vlog namin eh, okay naman. Okay naman yung vlog namin. Eh, linggo-linggo naman kami nag-aalawas eh. Hindi ko lang alam kung nanonood ko. Sana, oh. Okay naman. Napapasalamat kami sa mga nanonood sa amin. We're hoping na merong mga natutunan yung mga bata o yung mga nanonood sa amin every Sunday or every week. Eh, ano tungkol itong pag-uusapan natin ngayon, ha? Ayan po, i-interview ko po kayo. Kaya po, ayan po, No question, gayon. Okay lang, sige, tutulungan na kita eh. Yang hiya kayo ito eh. At umahiya sa akin. Yung anak ko eh, gugungo sa akin eh. Oo nga, mukha nga. Sige, okay. Sige, tuloy tayo sa unang ka. Ano ba yung unang mong katanungan? Kamusta na po ang mga vlog niyo? Okay, yung mga vlog natin, ano ba ka, Rodney? Yung vlog natin ay okay naman. Kasi yan ay, kung pinanood niya ay kapupulutan ng araw yung mga iyon. Tama ka dun ka, Rodney. Kapupulutan ng aral yung mga pinapalabas namin every Sunday. Kaya kami ay very positive na sinishare namin. Saka tungkol saan ba yan mga, yung mga pinapalabas natin ka, Rodney? Eh di syempre, tungkol yan sa Saunoy Kain. Kasi hindi alam niya na mga millennial eh. Naku, hindi alam nila yung ganyan. Totoo yun. Hindi, ang mga millennial, hindi sila masyadong aware sa mga lumang kasabihan natin. Kaya siguro, it's about time since marami namang way para ma-educate. So isang paraan na ginagamit namin ay yung internet. Siyempre, kasama natin yung poging-poging si Carol. Ay, ako yun! Ayun ang sunod ng question, ano? Ano po ang mga itinuturo mo sa mga bata? Ayun, gaya nga na sinabi namin kanina, yung mga tinuturo namin, siyempre tungkol sa mga saliwikain. Ano ba yung saliwikain, ka, Rodney? Ang saliwikain ay yung kasawihan noong araw. Ayun na yung iksing salito lang. Pero, yun ay sukup na ng mga tao. Ay, nako. Marami kang matututunan yan kapag malawan mo ang saliwikain natin. Totoo yun. Yung mga saliwikain na pinag-uusapan natin, yun ay mga proven na, kumbaga mga katuruan sa buhay na pinasa ng mga lolo at lola natin, pinasa sa kanilang mga anak, at yun ay mga observation nila na nakita nila at talagang effective, kumbaga totoong nangyari sa buhay. So, kung babasahin mo yung, titignan mo yung saliwikain, babasahin mo siya, napakaising salita lang, pero experience ng isang taong merong mahabang karanasan. Yung mga salita na yun. Kaya mahalaga na inaalam natin. Ayan. Meron ka bang sample? Oo! Kagaya ni Re, kapag may sinuksok, may madudukot. O ano ibig sabihin nun? Tama yun, ka Rodney. Kapag may sinuksok, merong madudukot. Yun, napakasimpleng salita lang yun. Pero yun ay napatunayan ng mga panahon ng mga lolo't lolo natin ng matanda na kapag ikaw ay nag-ipon, ikaw ay nagtabi ng pera, pagdating ng pangangailangan, eh meron kang magagamit. So parang ganun. Ganun yung ibig sabihin ng mga saliwikain. Marami tayong kapupulutang aral. Tama ka dong, Karoni. Ilang taon na po kayo nagbablog? Okay, ilang taon na ba tayo nagbablog, Tantan? Ay, hindi ako si Tantan! Si Carrot niya ko eh. Tanong na lang ito eh. Eh, ilang taon? Ako, may sandali ko na ako nasali dito sa RTV show eh. Ang matagal eh si Tantan. Siya talaga yung kasawa ni Kuya Warp. Totoo yun. Siguro kami ni Super Tantan, mga almost 2 years na rin na ginagawa namin to. Simula pa lang kami sa Facebook Live, kaso hindi maganda yung internet. So nag-decide kami ng mga record. Tapos ang title pa nun, Super Tantan Missionerong Puppet. Tapos tumagal siya. Kasi ang objective naman nun, nung ginawa namin yun, yung time na yun, may pandemic at maraming mga kids ang hindi nakakapunta sa simbahan nila. So naisip namin na sa pamamagitan ng internet, sa pag-show, pag-perform online, hindi man siya live, no? Makakapagkwento tayo ng mga Bible story sa ano sa mga bata. Hanggang sa dumating ako na kuya, no? Oo, at isang nagpapasalamat kami kay Kuya Rodel Salak, no? Siya yung gumawa. Ano gumawa? Hindi, ibig sabihin, siya yung nagbigay sa akin na meet ko si Carrotney. Oo, dahil dyan, nasali ako, nagkaroon ako ng segment. Eddie, wow! Yung ano, nung
kolo mo ang sariling ating. Okay yan eh. Totoo yun. Yun nga, pinasok namin dahil since ang content ng vlog natin usually magbigay ng mga magandang naturuan, lesson sa buhay, at isang pangyayari na sa panahon ngayon ng mga kabataan, hindi na sila naging aware sa mga salawikain natin. Yung mga sariling, mga Pilipinong word of wisdom natin talaga, yung Filipino proverbs na sinasabi. Kaya naisip namin na isali yun sa segment natin. At yun ay pinangungunahan ni... Pwede siya, Roy, ako yun, ni Karob na eh. Oo, ako yun. Oo, tama yun. Number 4, ilang party na ang mga napuntahan nyo? Kay Orte, ay kasiyahan gayon, ay guesting. Ay ako, wala ako. Oh, wala pa si Karod ni kasi... Si Carol din yung dumating sa akin, pandemic na siya eh. So, bawal na yung mga party. Pero si kami ni Tantan, medyo marami na rin. Usually, na-invite kami sa mga churches, sa mga birthday party, ganyan. Pero nagsimula kami siyempre sa birthday party. Tapos yun, nagkaroon na ng mga invitation sa mga simbahan. Usually, pag may mga ang topic about evangelism, kasi yun talaga yung... how to share Jesus, importance no pag-share kay Jesus, ganyan. So, yan, na-invite kami noon. So, si Carol ni wala pa, pero hoping na sana pag nawala yung pandemic, yan, may mga mag-invite sa atin. Kayo di yan, excited ako makita ko kayo, Nako, sana ma-invite kami kay Ward. Oo, darating din yan. Kaya, let's keep on praying, mga kids. Sa mga nanonood, patuloy tayo mag-pray na sana yung mawala na yung pandemic. Pupunta na po tayo sa huling question. 5. Anong gusto nyong mangyari sa mga batang tinuturuan nyo? Naku, magandang question yan. Karoti, ano ba yung mga dream natin sa mga nanonood? Hindi lang sa mga bata, kundi sa mga nanonood sa atin dito sa RTV show. Eh ako naman, nung panalangin ko lang sa kanila, ganyari. Sana! May nila sa kanilang buhay yung kanilang mga inaaral. Totoo yun. Napaka-importante po na yung mga natututunan natin, lalo na sa pagkakaroon ng magandang asal, mai-apply natin sa buhay. Kasi karami ngayon, matukalino talaga, nahuhusay. Pero, pagdating sa magandang asal, nako, wala. Tungkol sa pagmamahal sa sarili, sa kakwa, wala. Hindi makakasahan. Kaya yung iba ay mga matataas ng posisyon, nako. Pero pagdating dun sa taas ng kanilang posisyon, ayun, gumagawa sila ng masama. Kumbaga wala kasing kagandahang loob Kaya yun, ang dalangin ko, ang gusto namin sa mga kids, na sana ay lalaki silang mabubuting tao. Totoo yun, sana lumaki sila na mabubuting tao. At yun nga, taglay yung mga gandang asal. Kasi alam nyo naman, ugali natin mga Pilipino, magagandang ugali meron tayo. Diba? Tayo yung mga galang sa mga nakakatanda. Tayo meron sa pagbibigay ng po at obo. Nawawala na yan eh. Pagmamanok, pagbibigay ng pagmamahal sa ating mga magulang, sa ating mga kapamilya. Diba? Nawawala na lahat yan. No? Napapalitan na yan ng mga bagong katuruan na hindi naman nagiging maganda. Lalo tayo sumagot sa magulang, natututo tayong hindi magpahalaga sa kapwa, puro sarili na lang natin iniisip. At sa panahon ngayon, lalo ngayon, mga kids, mga nanonood, ang mga tao, ang iniisip lang nila ay yung sarili nila. No? Yan ang nangyayari. So, yan ang prayer namin sa mga nanonood sa amin. Na sana, kasi kapag kahit gano'ng kakatalino, kahit gano'ng kakahusay, pagka hindi ka marunong magmahal sa kapwa mo, hindi ka marunong, wala kang magkabaitan sa sarili mo, wala kang magagawang maayos para sa iyong bayan. Oo naman. Kaganda ko naman ang sinabi ni Jose Rizal Ang kabataan, ang pag-asa ng bayan. Totoo yun. Ang pagkabataan, ang pag-asa ng bayan. So, hindi mangyayari lahat yun kapag nakalimutan natin yung mga gandang asal na dapat pinapractice natin. No? So yan, nakakalungkot nga kasi sa eskwelahan natanggal na yung GMRC. Nalala ko yung subject. Kuya, gusto ko rin yan GMRC. Yun yung mga bagay na kung tutusin, madaling subject lang yun. Pero winuhubog nun yung kagandahang loob ng isang tao, lalo na sa pagiging Pilipino. Doon tinuturo yung paano magpahalaga sa bayan, paano magpahalaga sa mga bayani, alalahanin natin yung mga ginawa ng mga bayani na nagsumika para lang magkaroon tayo ng kalayaan, di ba? Yun yung mga yun, nawala rin yun. Nawala din yung sibika at kultura, kuya, no? Sibika at kultura? Favorite ko kuya ngayon dati. Oo. Ikaw ba, anong favorite mong subject? Hinihikap ka na. Ayari sa'yo, ha? Ayan, so,
Sana yun ang aming wish para sa aming mga ano, sa aming mga tagapanood. So, yun. Eh, kung itatanong ako sa iyo, Aliteya. Oh, ano yung tatanong mo siya? May tatanong ka? Oo, oh, itatanong ko kay Aliteya eh. Ano yung tatanong mo sa kanya? Eh, ikaw yung boses dun sa segment ko na kaulang ang sariling ate. Sample nga, sample. Ang sample, sample na, sample. Sige na. Sige na. Isa lang. Panahon na eh. Okay, so yun lang. So meron ka pa mga ibang katanungan? Wala na. So yun. So marami pong salamat. Sana po ay nagustuhan nyo yung maikling segment namin. Dito po sa... Kaalawang sariling ate na ikaw noon, girl! Sa interview. So, magpapaalam na po kami. Ako po si Kuya Bert. Ako naman si Karotni. At siya naman si... Okay, tulong sa inyong lahat. Hanggang sa uli. Paalam ang sariling ati.